Once again, nag-squat na naman tayo. Ito ay 80G squat, 101 kilogram ang binuot ko dito. Naka-7 repetition ako. Tsaka napakahusay nito dahil full range of motion tayo. Hindi lang tayo halfway, kundi sinasagad natin dun sa pinakaibaba. Kaya ang tawag dito ay 80G squat. Oh yeah. Nung previous workout ko dati sa squat, ang binuot ko nun ay 100 kilo. Naka-7 repetition ako. Ngayon naman ay 101 na. Kaya nadagdagan na lang 1 kilo, masaya na tayo dun. Ang mga dapat tandaan, pagka ikaw ay mag-i-squat ay dapat naka-straight ang back mo, naka-brace yung core mo, then dahan-dahan yung pagbaba. Dito ay isang set lang ang ginawa ko sa 80G squat dahil mabigat na yung ginawa ko, full range of motion saka set to failure. Ang goal ko dito sa buhat na ito is to build strength. Ang long term goal ko naman is ma-squat yung 2 times ng aking body weight. Ang timbang ko ay 68 kilo. Ito ay 101 kilo. So 35 kilo na lang ay dadagdag ko para ma-fulfill yung goal ko na yun. Oh yeah. Pagkatapos nun, magsiset na naman ng panibagong goal. Pinuno ko na yung barbell ko. 10 plate lahat, tig-5 sa tig-kabila, 2 22 kilo, 2 18 kilo, 4 na 11 kilo, saka 2 8 kilo. Ang binuhat ko dito sa barbell carp raise ay 308 pounds, yun ay 140 kilogram, naka 15 repetition ako. Ang tawag dito ay ano? Slow pause repetition, tapos dahan-dahan. Yung nagpo-pause ako dun sa taas, then dahan-dahan kong ililit go. Mahirap din yung ganito dahil kailangan mo ng balance. Wala naman to sa Smith machine na eh. So, mas maganda to dahil madedevelop din natin yung skill na pagbabalanse ng mabigat na weight. Sa mga nagsisimula pala ang mag-workout dito sa fitness journey nyo, dapat lagi nyong isama yung barbell carp raise sa bawat leg workout nyo para maging balance yan, strength natin. Dito nga ay isang set lang ang ginawa ko dahil set to failure din to at high intensity training naman ito. Napakaganda nung ganitong workout, heavyweight tapos dahan-dahan, ramdam na ramdam yung stimulation dun sa ating carp. Paboritong workout, na-miss ko tong weighted dip. Ang binuhat ko dito ay 121 pounds, 55 kilo. Naka-5 repetition ako. Oh yeah. Ito ang squat ng upper body. Napakagandang pang-develop ng tricep natin ito. Front shoulder, saka lower chest. Parehas pa din ang lakas natin. Hindi nagbabago dito sa weighted dip. Kahit matagal na tayo hindi nakakapag-weighted dip, ay pinapalitan naman natin to ng cable pushdown ng heavyweight din. Kaya napapanatili natin yung strength. Ang goal ko kaya nagpapalakas ako dito sa weighted dip ay para na rin makasali sa weighted calisthenic dahil may 4 na buhat doon na kailangan malakas ka. Pull up, muscle up, squat at saka dip. Lahat yun weighted. Na-miss ko tong abs workout na ito. Itong pang malakasan kong abs workout ay weighted upside down curls up. 4 na kilo yung dumbbell plate na nasa bato ko. Tapos naka 15 repetition ako samantalang dati hanggang 13 lang. So lumakas tayo. Oh yes! Slow pause repetition ang ginagawa ko dito. Nagpo-pause ako sa taas para mas lalong malakas ang stimulation sa ating abs. Tapos dahan-dahan lang pati. Yan. Quality over quantity yan. Noong bata pa lang ako, noong elementary at high school, lagi kong pinapanood ang mga pelikula ni Bruce Lee, Jackie Chan, Jet Li, Van Damme, Arnold Schwarzenegger. Kaya na-inspire ako sa kanilang physique. Gusto ko ding magka-abs, gusto ko ding gumanda yung katawan. Kaya nahilig tayo dito sa fitness. Kaya bata pa lang tayo, maganda yung naging influensya sa akin ng mga pelikula ngayon. Lalo na yung mga pelikula ni Jackie Chan, yung mga martial arts, saka Bruce Lee, saka Jet Li yun. Napakahusay nun. Kaya ganoon na lang ang sipag natin sa pag-workout para ma-achieve yung kanilang physique. Naka-10 repetition ako dun sa weighted, max na yon, hindi ko nakaya. Kaya body weight na lang ang ginawa ko dito sa last 5 repetition, pero mahirap pa din. Pero kakayanin. Oh yes. Pagkatapos ko ng weighted upside down curls up, sinundan ko na kagad siya ng modified upside down deadlift. Naka-binding concentrated repetition ako dito. Itong ginawa kong modified upside down deadlift ay napakagandang workout sa abs dahil constant ang stimulation sa ating abs nito. Walang pahingayan kung makikita mo. Laging at constant tension. Kaya solid workout. Matagal na ako nagtitrain ng abs kaya pang-advance na itong ginagawa ko. Sa lahat ng workout ko, ang finisher ko talaga is abs workout. Ito lang, 2 lang talaga yung ginagawa ko. Weighted upside down curls up, saka
mo divide upside down deadlift. Pero kung nagsisimula ka pala, ang magsimula ka muna sa sit up, knee tuck, yung mga ganun. Hanggang lumakas ka at makaya mo na yung toes to bar yon, pwede mo na ding subukan yung ganito. Post-workout meal. Tatlong itlog, ginataang talbos ng balinghoy, ukoy, tapos nagumapaw na kanin. Walong saging na saba, then kakao tableya. Oh yeah!